Ikikirama po kami sa po ng aking mga kasama sa pamilya po ng aming maya, aming butihing Vice Mayor Andrew Corrente Bernardo. Sa hindi naasahan sa ganitong sitwasyon ay pumanaw po ang kanyang butihing ina at nakakalungkot isipin dahil na sa ganito pang sitwasyon po nangyari po yun. Taos po kami ng ikiramay sa kanya, yung pamilya niya po. Update. Guys, maraming humanga sa inyo dahil kahit nakahimlay si mami ninyo ay tuloy pa rin yung gawain nyo sa session, no? Sa City Council. Oh, ano pong masasabi niyo doon? Una-una, ako rin ay hindi rin ang pasensya at nagpapasalamat rin sa buong City Council at sa lungsod ng Pasig dahil nga ako nga ay nawala ng almost 1 month. Kasi nga, kinailangan ko rin kunin yung lagi ng nanay ko sa Amerika pa para i-uwi dito dahil nga yung kasi yung last wish niya. Kaya ako rin ay nagpapasalamat sa lahat ng mga Pasigetyo at sa lahat ng mga City Council sa kanilang pag-unawa. At yung kahapon naman dahil ginagampanan ng mga natin yung trabaho ko natin bilang Vice Mayor. At deciding officer ng City Council. Vice, pwede mo pang kwento sa amin ng konti yung tungkol sa mami ninyo? Ang nanay ko ay siya ay ang dating anak ni dating Mayor Taruncho. Marami rin siyang mga nag-scholars sa atin. Marami rin po siyang gusto pong tulungan ng mga kabataan na graduate. At yun namang pinangako ko lang sa kanya ay itutuloy ko lang kung ano yung mga nasimulan niyang mga scholarship program para sa mga kabataan natin. At kaya ako ay palagi magpapasalamat sa lahat ng mga Pasigeng dahil sa kanilang dasal, sa concern. At kahit pa paano ay hindi na rin siya nahihirapan sa ngayon. Thanks. Don't mind, ano po naging sakit ni Mami? Meron siyang naging complication sa kidney. Tapos, nagkaroon na rin ng heart problem. Tapos, nagkaroon na rin ng seizure. Kaya naging complication. Okay. Guys, pwede niyo po bang sabihin din sa amin yung plano din ninyo na namana ninyo nakatangian kay mami ninyo? Nagagawin din ninyo sa mga Pasigeng? Ako, ang pinangako ko lang sa nanay ko ay tutuloy ko lahat ng mga natulungan niya ng araw, yung mga scholarship. Dahil alam ko na palagi nasa puso niya talaga na napaka-importante na pag-aaral sa lahat ng mga kabataan natin dito sa lungsod Pasig. Kaya nga yung last wish niya ay makauwi siya dito sa hometown niya na Pasig. Nakita namin, Vice, maraming mga PWD sa labas na nakapila na gustong pumasok dito. Member daw po sila ng ACAF. Oo. Ano pong assistance ang binibigay ko sa kanila? Sila yung mga pinagmamalaki natin ng mga players natin dito sa Pasig ng ating pong future basketball. At dahil alam naman po natin na pandemic ngayon, kaya meron lang po tayong iabot po na konting papatanda po ako natulungan sa kanila po. Guys, ulit, nakikiramay ka. Salamat po. Maraming salamat. At muli sa lahat ng mga tigapasig, maraming salamat po sa dasal at sa concern po rin. Maraming salamat po. Okay, thank you. Thank you po. Kap, magandang hapon. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa Necrological Service. Yes po. Mami ni Vice Mayor. Po, siya may NPF po din ng Barangay Bambang at ng Sanggunian Barangay ng Bambang. Lubos po ang aming pakikiramay sa ating buting Vice Mayor sa pagpano ng kanyang mahal na ina. Alam naman din natin ang puso ay nasa pagsasambisyo rin po dito sa ating mga constituent po sa Pasig. Kaya po kami, nakikiramay kasama ko po ang aking council at yung ibang mga kabarangay para po magpakita po ng
lubos na pakikiramay sa ating Vice Mayor. At anong naalala niyo sa Ma'am Vicky ng buhay pa dyan? Si Ma'am Vicky po kasi sa katuwang din po ng ating Vice Mayor sa pantupad sa Bukoni po bilang lingkod bayan sa ating Pasig. Marami din po siya mga foundation na mga tinutulungan na katuwang po ang ating Vice Mayor Pio. So muli po ang pakikiramay po namin sa buong pamilya po ng ating buting Vice Mayor Iyo. Kami po ay nakikiramay biha po ng Barangay Council at ng Barangay Bambang. Lubos po ang aming pakikiramay. Thank you. Sir, nandito po kayo ngayon sa Burol Meteorological Service ng Butihing Ina ni Vice Iyo. Opo, nakikiramay po kami sa tingin na ng aming Vice Mayor Vice Mayor Iyo Renzo Bernardo at kiramay po kami ang buong team ko po kiramay po sa niyari po sa kanan niya at hindi po matatawaran yung buong niyang suporta ang ating mahal na Vice sa amin. Alam niyo po na kahit nasa malayo kami nakikipagkapaligsahan, Tanawan, Batangas at saka sa Bulacan, dumarating po siya para kami suportahan. Yun palang pagdating niya po sa lugar na yon, kami lang na delegates ang nakakapagdala ng Vice Mayor sa lugar na yon. Sa laro, nandun. Nakikipaglaluot, subigay ng suporta, sumama sa parada, nakipag-usap sa gobernador ng Bulacan para so talaga po ang suporta ka doon din sa Batangas ng Tanawan Batangas 2 times kaming champion ng Tanawan Batangas. Anong laro yan? Palarong bayani so nakadalawang 2 times champion na kami. So itong July na sana to ng 2020 ng pandemic naman inaasahan naman namin sana yung pangatlong champion. So na-interview lang namin kay Vice at sinabi niya na yung bagay nito yung pag-care sa mga tulad ninyo ay namana niya sa nanay niya. Opo. So ano masasabi niyo sa katangian na iyon? Yun po yung kahanga-hanga po dahil ang katulad namin po lalo na sa sitwasyon namin kung hindi niyo po alam yung pinagdadaraanan namin talaga po nakikita naman natin si Vice may madaanan lang siya dyan na naka-wheelchair, nahintuan niya yan. Tapos yung mga may tao pa nga siya dito na may maliit na tao isa sa mga ganun PWD po yun so malaki po yung kwan namin sa aming loob parang inaangat niya po kami parang inaangat niya kami dahil kami inaangat niya yung aming moral dahil kami mismo sa aming mga sarili minsan nawawalan kami ng dahil sa kalagayan namin halos nawawalan din kami ng tiwala sa aming sarili lalo na kapag nabibigo kami lalo na kung bakit ako nagkaganito masama yung iba dito sa amin yung mga inborn okay kasi bata pa sila na nakasanayan na nila paglaki pero yung katulad namin na aksidente na pinsala na naranasan namin naging table tapos na baldado kami masama po masakit po minsan po nag-isip kami na masama minsan sinisisi namin si Lord dati pero nalampasan ho namin yon at dahil ho doon siguro na karoon kami ng lakas ng loob at yung mga hinaharap namin, sinusulong namin na mga programa korekto, lalo na nandyan ang aming Vice, sinusuportahan niya, ginagawa niya po ng board resolution, ordinansa, siya kasi yung nag-approve ng ordinansa sa sanggunyan. Kaya lahat po ng mga nakuha namin, natamo namin nung wala pang pandemic ay utang namin kay Vice. Lalo na yung mga insentibo. Tumaas yung dati ang insentibo namin, ibang-iba dun sa mga regular. Ngayon, pantay na ako kami. Kaya malaki po ang nagagawa. Okay. Mapayag po kayo ng pakikiramay sa pamilya nila? Pakikiramay po kami sa po ng aking mga kasama sa pamilya po ng aming aming butihing Vice Mayor Lorenzo Bernardo sa hindi naasahan sa ganitong sitwasyon ay kumano po ang kanyang butihing ina at
nakakalungkot isipin dahil sa ganito pang sitwasyon po nangyari po yun. Pero kaus-puso po kami ng ikiramay sa kanya, yung pamilya niya po. Salamat po. Okay po, maraming salamat. Yun po. Update.